Sa video nito ay pag-uusapan natin ang tungkol sa isang sakit na kung tawagin ay migraine. Hi everyone! Welcome back to my channel. Ako muli ang inyong Ate Fam na patuloy na kasama niyo sa pagtalakay at inyong gabay sa kalusugan. Kung hindi pa kayo subscribe sa akin channel, please subscribe and hit the notification button para updated kayo sa aking mga video. Ang pag-uusapan natin ay tungkol sa migraine. Ano ba ang migraine? Ang migraine ay isang klase ng sakit ng ulo. Mula ito sa salitang Latin na hemicrania, hemi means kalahati at crania means bungo. Ito ay isang uri ng sakit na paulit-ulit. So madalas ka bang sumakit ang ulo tuwing napapagod, naiinitan, napupuyat, sobrang tulog, hala, may migraine ka na. Ang sakit ng migraine ay parang pulso o tumitibok-tibok na may kasamang pagduduwal at pagsusuka. Ano-ano nga ba ang mga sintomas ng migraine? Gaya ng nasabi ko kanina, ito ay paulit-ulit na sakit na may kahalong hilo, pagsusuka, sensitibo sa liwanag at sensitibo sa tunog. Lumalala habang gumagalaw, at nahupa kapag nagpapahinga. Iba-iba ang sintomas nito, bata o matanda, depende sa lala. So ngayon ay aalamin naman natin ang mga bagay na nagdudulot o nakaka-trigger ng migraine. Mo ba napapansin na kapag sobrang stress ka, sobrang lungkot, sobrang depressed, sumasakit ang iyong ulo? So yun ang isang bagay na nagtitrigger at kung paano ka nagkakaroon ng stress. Ang isa pa ay ang sobrang pagpupuyat. Sa tuwing magpupuyat, bumubuka yung ugat doon sa ating ulo na siyang nagdudulot at nagiging sanhi ng pagsakit nito. Ang isa pa ay ang labis na pagkapagod gaya ng pag-iehersisyo at paggawa ng kung ano mang gawain na nagdudulot sa iyo ng sakit ng ulo. Huwag nating kalimutan na ang matinding liwanag, ang sobrang ingay o ang sobrang tunog ay nagdudulot din ng migraine. Pabagong hormonal o hormonal changes ay isa pa rin tinuturong dahilan. Ang isa pa ay ang paggamit ng contraceptives o pill. Hindi ba napapansin din natin ang mga babae din na gumagamit nito ay karamihan na inireklamo ang pagkakaroon ng migraine. At ang huli ay ang pagkain na usually ay mayroong MSG o yung mayroong monosodium glutamate. Sino-sino ba ang mga at-risk? Una, ang mga babae ay 3 times na mas malala o mas matindi ang pagkakaroon ng migraine kaysa sa mga kalalakihan. Pangalawa ay yung may history. Isa, yung may anxiety, depression, at sleep disorder. Ano-ano yung 4 na stages ng migraine? Pre-dome, aura, headache, at post-dome. Ang prodome ay nararamdaman 24 hours bago yung talagang pag-atake ng migraine. Ang second stages ay yung aura. Ano ba yung aura? Ito yung parang ring light, liwanag. No? Liwanag na nagkakaroon ng panlalabo ng paningin. Hindi naman lahat ay nakakaranas ng aura. Ang ikatlong stage ay yung na mismong headache o yung mismong pagsakit na mismo ng ulo. Nakakaranas na ng pagduduwal at pagsusuka. At ang ika-4 ay post-drome, pagod at walang sigla na usually ang nararamdaman ng mga taong merong migraine. Ano ang gamot sa migraine? Una, alamin kung ano ang sanhi nito. So, umiwas kung ano ang nagtitrigger ng migraine. Number 2 is panatilihing healthy ang lifestyle. Pagkain ng masusustansyang pagkain, pag-ehersisyo, pagtulog ng 8 oras, pag-iwas pagod. At siyempre, yung pang-araw-araw na lifestyle ay stress-free. Parang makakaiwas ka talaga sa pagkakaroon ng migraine. Kung headache, ito ay tumatagal ng 30 minutes hanggang 7 araw. Kung ito naman ay migraine, ito ay tumatagal ng 4 hours to 72 hours. Iba-ibang tao, iba-iba ang pag-cope sa migraine headache. Merong iba na kaya, merong iba hindi. Merong iba na okay lang, merong iba hindi. Merong ibang nakakapagtrabaho, merong iba hindi. To sum it all, dapat alam mo kung ano ang gagawin at at the same time, alam mo kung paano mo i-handle ang iyong migraine. Kumbaga, nakokontrol
Salamat sa mga nag-subscribe. At kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, please subscribe sa aking channel. At dahil meron na tayong 300 subscribers, mag-take a picture para sa inyo. Hanggang sa susunod na video. See you!